Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ito ang sinabi ng Panginoon, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa, kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa, kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang Salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, mga kapatid, at maligayang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Ako po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilaya natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sa aklat ni Prophet Ezekiel, nagbitiw ng napakagandang salita ang Panginoon. Sa gitna ng nakikita niyang paghihirap, nakikita niyang pamimighati, nakikita niyang pagdurusa ng kanyang bayang minamahal, sabi ng Panginoon, ako na mismo ang magiging pastol sa kanila. Ako na mismo ang mag-aalaga sa aking bayan. Ako na mismo ang kakalinga, magtatanggol at magbibigay buhay sa aking kawan. I myself will shepherd them. Yan ang puso ni Jesus.
sa panahon ngayon na dumaranas tayo ng maraming pagdurusa. Pagdurusa ng ating mga katawan, nagkakasakit ang marami. Pagdurusa ng ating bayan, no? Nalulugmok tayo sa kahirapan, katiwalian. Pagdurusa ng ating kalooban, ang dami ngayong namamanglaw, nasisindak, natatakot, nangangamba. Sa gitna ng ating pagdurusa, sabi dito ni Propeta Ezekiel, ako mismo ang papastol sa inyo, sabi ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang mangangalaga sa atin. Kaya naman mga kapatid kay Kristo, isuko natin ang ating mga puso at kalooban dito sa mayaman, malawak at malalim na karagatan ng pagmamahal at awa ng puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus, sabi ni St. Faustina Kowalska, ay parang isang karagatan na malawak at malalim na kaya niyang tanggapin anuman ang pagkukulang, kasalanan, kahinaan natin. Sa mata ng puso at awa ni Jesus, tayo at ang ating kakulangan ay gapatak lang. Gapatak lang kumpara sa napakalaking karagatan ng puso ni Jesus. Kaya sumuko tayo sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagkalinga, sa kanyang pagtutuwid, sa kanyang pagtatanggol. Alam niyo po, isa sa mga na-favorite kong chapter sa Bible ay Luke chapter 15. Sana mabasa niyo ulit, no? O mapakinggan ulit itong Luke chapter 15. Pinapaalala sa atin ngayon, sa simula ng Luke chapter 15, ng ating Panginoong Jesus ay katulad ng isang mabuting pastol. Sa Luke chapter 15, nagkwento si Jesus na isang talinhaga na may isang pastol na may pag-aaring 100 mga tupa. 100 mga tupa. Sabi, nawala ang isa. Nawala ang isa. Alam niyo po, dito kasi sa Pilipinas, bihira ang magkaroon ng mga tupa, no? Pero kapag nakakakwentuhan ko yung mga kaibigan ko sa ibang bansa na nakakakita ng tupa, nakakaranas na makasama ang mga tupa, sabi nila, ito mga tupa kasi, no? Kapag ang isa nawala, malamang ano yun? Oh, syunga, no? Talagang ang klase mahina, no? Mahinang uri ng tupa. Pag nawala kasi ang isang tupa, baka kasi may sakit na pilay, no? O nahumaling sa ibang bagay. Sabi nila, kung ikaw ay pastol at may 100 ka namang tupa, nawalan ka ng isa, 99 pa yun. Yung iisang nawala, sabi niya, hindi naman talaga malaking kawalan. Sa katunayan, no? Eh, kasayangan kapag hanapin pa yan. Eh kasi nga, baka may sakit eh. Baka maging ano pa, pabigat. Pabigat para sa pastol, pabigat para sa kawan, no? Sayang lang ang effort, sayang lang ang oras kung hahanapin pa yan ng kanyang pastol. Pero sabi ni Jesus sa talinghaga, itong pastol na ito, na may isang nawawalang tupa, iniwan niya ang napakaraming iba para lang hanapin ang nawawalang isa. Ibig sabihin,
para kay Jesus, hindi ka sayang. Hindi ka kasayangan. For Jesus, you are not waste. You are not redundancy. You are not to be thrown away. Hindi ka kasayangan. Hindi ka iiwan na lang. Hindi ka pwedeng pagtabuyan o itapon o iwanan o pabayaan ng mapagmahal na puso ni Jesus. Bakit gagawin niyo ng pastol? Kasi yung tupa na yon ay pag-aari niya. That sheep belongs to Him. Sabi dito, makipagsayo kayo sa akin sapagkat nahanap ko ang aking tupa. My sheep has been found. My sheep. My sheep. Kapatid, gayon na lamang ang lalim at lawak ng pagmamahal ng puso ni Jesus. Kahit anong pighati mo, kahit anong sakit mo, kahit anong kasalanan mo, kahit anong kahinaan mo, kahit anong pagkakamali mo, mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Kaya sana magpahanap ka sa Kanya kung naliligaw ka. Magpahilom ka sa Kanya kung nahihirapan ka. Magpakita ka sa Kanya kung nagtatago ka sa Kanya. Hinahanap tayo lahat ni Jesus at umuwi tayo sa Kanyang kawan, sa Kanyang mapagmahal at maligayang puso. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw mismo ang pumapastol sa amin at hinahanap mo kami kahit na nawawala kami o lumalayo o nagtatago o nagkakasala laban sa iyo. Salamat sa pagmamahal at awa mo. Tulungan mo kaming umuwi sa iyo. Amen.